with me. Two, three. Welcome to the Comedy Channel! Sabay, sabay, ah. Sharing, guys. Kaya naman, Diyos ko, mukhang ready na rin yung ating special guest for tonight, ladies and gentlemen. Please allow me, guys, to introduce ang special guest natin dahil sobrang close talaga kami. Oo, oh, ikaw na. Ayaw eh. Eto na, ladies and gentlemen, our special guest for tonight is a former child star, film and television actress, film producer, and of course, a businesswoman. And a very good friend. Yes, a very good friend. And she won the 1989 Film Academy of the Philippines as Best Supporting Actress for the movie Dawana Ang Balang Papatay Sa'yo, starring Fernando Po Jr. Para sa'yo daw yun, the child. Aray. And also a Carlo Palanca Memorial Awardee for One Act Play. Ay, talaga? Okay. Carlos Palanca. Oh, oh. At syempre pa, siya ay kapatid ng ating dating councilor dito sa Quezon City at ang ating former Quezon City mayor. Ladies and gentlemen, without further ado, our special guest for tonight, my ate, Harleen Bautista! Wow. Yes. Hi! Hi, ate! Welcome po! Hi, Miss Harleen! Makaate naman tayo, eh, magkakasing edad lang naman yata tayo halos. Gabi. Totoo. Ayan na siya! Ayan na siya! Hi po! Hi, Miss Harleen! Hi! Ang fresh! Ate, ang fresh mo naman! Siyempre. Woke up like this lang yung peg, no? Blush on lang, no? Parang lalo ka naman gumanda nung huli tayo nagkita. Mas maganda ka na ngayon lalo. Ay, teka. Papatayin ko itong isang. Nanonood kasi ako. Okay, go. Ayan. 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 Ang ganda ng ate. Salamat naman sa intro. Grabe yung research mo, Chas, ha? Oo. Grabe intro, no? Kumusta naman po kayo? Kumusta naman po kayo? Hindi ko gawa na ang balang papatay sa'yo. Tell ng launching movie mo, Miss Harleen? Ang init kasi. Hindi. Ang init, naligo ako. Nag-start si Miss Harleen as a child actress, di ba? Yes. Best supporting actor siya nanalo sa pelikula na yon. Okay, okay. Now that's clear now. Wow. Ayan. Kumusta naman po kayo, Miss Harleen? Clear na. Mabuti. Ha? Kumusta clear na. Yeah. Kumusta ang lockdown days? Masaya kasi parang may time with the kids and nakakapagluto, ganun. Oh. And nakakapag-connect with friends from all over the world. So, wow. Diba? Tama, kasi sa technology na to, itong ginagamit natin, nakakatuwa. Diba? Yeah. Mm-hmm. Paano nakakapag-catch up tayo dun sa mga na-miss nating mga tao? Diba? Ako, hindi pa nagkaroon ng ganito, hindi natin magagawa dahil busy tayo sa mga ginagawa natin sa buhay. Diba? Yeah. Imagine mo ha, kung ano nangyari kay Michelle? Ito na siguro yung buo na pandemic. Why? Correct. Ulit, Lara, Michelle. Oh, medyo nawala ka, Ate Michelle. Ah, hindi. Kasi kung wala yung technology, malamang ito na yung magiging pinaka-boring na pandemic. Yeah. Oo. Actually, sinig tayo ng technology. Tama. Kung ano mo sinasabi mo, tama yan. Oo. What if kung nangyari ito nung mga 80s pa, di ba? Yung talagang walang ganito-ganito, mas lalo nakakabagot, di ba? Totoo yan. Di ba? Uy, alam mo, ito... Ito ang pinaka-ano ko talaga, Miss Harleen, syempre, noon pa man, pinapanood na po namin kayo. Ang pinaka-ano ko na nakuha mo talaga, eh, yung aking crush. Ano? Naging asawa mo. Ewan ko sa'yo, Kim. Totoo nga, di ba? Ano ba talaga? Gwapo naman talaga, oo. Oo. Pero Miss Harleen, ano pinagkakabalahan niyo po ngayon? Bago mag-lockdown. Meron kaming
dapat na ipapalabas na movie, yung for the summer, first summer Metro Manila Film Festival. Kaya lang, hindi nga natuloy. Natuloy yung summer, pero natuloy yung pelikula. Diba? So, tayin natin yun. Ang title niya ay... Matinig-natinig yung boses niya. Ano? Ha? Sige po, tuloy po, tuloy po. Ano, isa pang bahagi. Ay, nala, In the Name of the Mother, yung title ng movie starring Snooki Serna and marami pang iba. And then, may isa pa kaming movie na hopefully mapalabas din this year. Hindi yun yung pang nalito na ako. Pang mother na yung In the Name of the Mother ni Snooki Serna. And then, para sa Summer Metro Manila Film Festival, yung kay Nora Honor na isa pang mahagari. Wow! Abangan natin this year. Ma'am Harlene, ano kasi yung pangalan ng Ma'am Harlene? Ma'am Harlene talaga. Oh, talaga. Ano yung ipin? Ma'am Harlene? Ibang artista yung Lux Martin. Kasi yung pangalan ng production outfit niyo, di ba? Sunset? Ha? Huh? Heaven's ng... Best. Huh? Heaven's Best. Uy, ito na lang. Heaven's Best. Rainbow Sunset, yung ginawa naming movie dati. Ah, okay. Rainbow Sunset. Rainbow Sunset. Naku, alam mo, grabe talaga yung COVID na yun, no? Ang daming hinabala, no? Just, imbis na napapanood natin tuloy si Ate Harlene sa big screen, buisit talaga yung coronavirus na yan, eh. Sorry. Talaga, sige nga, wala ka. Pero alam mo, ito ah. Alam mo ito, guys, nakakatuwa. Kasi yung mga nanonood sa atin ngayon, talagang todo papuri kay Ma'am Harlene. Katulad ng mga sinasabi nila na si Jimboy na parang hindi daw walang nabago sa inyo. Napaka-fresh daw po. At syempre, ang kaibigan po ninyo na si Peter Flores Serrano na nagsasabi, si Direk Mari ko. Peter Dallin! Hi, Peter! Hi, Direk Peter! Yeah. Peter, sali ka na! Sobrang kasi ang pangit ng connection ko. No problem. Okay lang po yun, Ma'am Harlene. At dahil tapos na po tayo sa ating camera option, ngayon naman ay dadako na tayo sa ating susunod na segment, ang... Quaranto! Of course, with our very special guest, Ate Harlene. Ayan. Yes, Harlene, kasama ka dito sa game namin, Quaranto. Correct. Pinangalanan namin tong ano... Harlene ang bet mo. Parang Alin ang bet mo. Harlene ang bet mo. Ayan. Yes. Magbibigay kami ng dalawang choices. Tapos, pipili ka ng isa doon kung Harlene ang bet mo. Kung Alin ang bet mo. Harlene ang bet mo. Yes. Gayon. So, okay. So, simulan mo na siyang Maria. So, ito na. Simulan ko na ha, Miss Harlene. Kunyari, naglalakad ka sa isang madilim na kalye. Oh. Tapos nakakasalubong ka ng dalawa, Harlene ang bet mo, adik na ulol o asong ulol? Harlene ang bet mo. Adik na ulol. Ang hirap. Baka adik. Kesa asong ulol, no? At isin yung makakausap mo. Oo. Kasi yung ate Harlene, yung adik na ulol kesa sa asong ulol. Di ba? Parang... Yes. So, mas may punto naman siya. Pag sinunggaban ka, yung adik, baka sakyan mo lang yung trip na pwede na. Totoo! Kasi ang asong ulol, di mo alam eh, no? Agad-agad yung rabbits noon. Pero di ba, paano ba ang gagawin ng adik na ulol? Yung ano, hahabulin ka. Tanong natin kay Kapitana. Maraming nahuhuli yan. Parang mas kaya kong tumakbo palayo sa adik na ulol kaysa sa aso. Okay. Ikaw naman, Kim Idol, ano naman tanong mo? Miss Harlene, Harlene ang pipiliin mo ang hindi na makapagtrabaho dahil takot sa COVID-19 o hindi makapagbayad ng bahay sa COVID-19? Harlene, ang pipiliin mo. Harlene. Narinig ka ba? Narinig ka niya. Sabi daw,
Sabi ni Miss Arlene, wag mo daw ipasa. Huwag mo daw ipasa sa kanya yung mga problema nating lahat. Kanina kasi, siya pa si Harleen Bautista, ngayon, siya na si Stroka Marie. Ayan na, bumalik na. Ay, Miss Arlene! Miss Arlene, ang tanong ko po, Harleen, ang pipiliin nyo, sa nangyayaring COVID-19, yung takot lumabas dahil ayaw magkasakit o hindi makapagbayad ng bahay at pinaalis? Dahil hindi na nakapagtrabaho. Ha? Harleen ang gulo. Ulitin ko, ha? Ang gulo? Ulit. Mali ako ng phrasing, eh. Uh-oh. Ano, Harleen, ang mas pipiliin mo? Yung takot na maghanap buhay o takot maghanap ng bahay? Yung ano, ayokong lumabas tapos magkaka-COVID ako. Doon sa bahay, mawalan ako ng bahay, di makikitira ako sa'yo. Wow, ay na! Pwede pala sa ano to, no, si Miss Harleen, no, sa Miss Universe. Correct. Oh, ako naman. Ako naman. Michelle. Ako muna. Michelle. Go, Michelle. Oh, sige, go, Michelle. Miss Harleen, ito actually pinapatanong. Pinapatanong po ito ni Miss Lani Mercado. Harleen, ang gusto mo, Friday the 13th o COVID-14? Hindi kita kaya, Michelle! Curious lang naman daw kasi siya. Harleen ang bet mo, madam. Natawa tuloy si Ate Harleen. Friday the 13th. Ilang Friday the 13th na ang nadaanan natin, wala namang nangyari. So, doon na lang ako. At saka yung COVID-14, bihira talaga, eh. Yeah. Solid siya! Sigaw naman, ano? Ang ako naman, Ate Harleen. Ate Harleen, kung ba ibabalik natin ang nakaraan, ano, Harleen, ang pipiliin mo? Child star? Teen star? Ang taas ng energy ng teen star. Para kasi may lutsako ka doon. Ayan, sumasagot na si Miss Age. Baka teen star. Teen star. Masaya yun, eh. Masaya. Kilig-kilig, no? Kilig-kilig days. Yes. Meron ka na, alam mo na, na kung ano yung nangyayari sa'yo. Yung child star, parang wala. Naglalaro. Hindi nga naglalaro. Wala lang. Pinapagawa sa'yo. Hindi ginagawa mo. Ganun lang. At least may awareness ka nandun sa teenager ka. Yes. Oh, that's my matalino. Ako muna. Hey, Gina, hi, go. Hi, Arnel. At ang inyong pimiento. Correct, Arnel Tabayo. Hindi ko pa natitikman. Ang sarap! Ang sarap, Miss ate. Harleen. Ako naman. Si Regina. Ako, si Regina naman. Okay, go, Regina. Hey, Miss Harleen. Eto, total, meron pa kayong restaurant. Ayan, ang tatanungin ko po. Regina muna. Harleen, ang mas bet mo. Adobo or sinigang? Wow. Pinaghandaan, ha? Adobo or sinigang? In fairness, napakahirap sagutin niya. Hindi kasi di... Pa-expect ako doon, ha? Please justify, Regina! Pero ibang klase magluto kasi... Gusto ko mag-resign sa... Kasi meron siyang ano, kainan, di ba? Yes, maluras. Tulungan ko yung tanong ni Regina. Dagdagan ko lang. Regina, if you don't mind. Yeah. Ano daw ang gusto mo? Adobo na may sampalok o sinigang na may laurel? Ano? Gang na may laurel? Ano? Sinigang. Sinigang. Sinigang na may laurel. Sinigang na may laurel. Tigang? Sinigang? Sinigang. Sinigang? Parang pinagbaliktad sa sampalok. Adobo na may sampalok. Parang gusto ko yung adobo na may sampalok kasi parang mas interesting siya. Yung laurel kasi, wala naman siya talagang masyadong lasang binibigay. Wow! Mayroon talaga, no? Taray! So, ito naman! Dax Martin! Ang mga sagot mo, ha? Dax Martin? Miss Harleen! Wala pa si Miss Harleen. Anong mas? Lasang binibigay.
Ano? So talagang ano? Hindi makapagtatanong. Ito, bago ka magtanong, Dax, may itatanong muna kami sa iyo. Ano? Nagbayad ka na ba ng ano? Wi-Fi? Nagbayad ako, no? Oh, yun, totoo. Let it go. Go, Dax. Parang ano, parang nasa bidding pa rin siya. Ayan, may tanong na si Dax Martin. Go. Ano ang, para sa iyo, Miss Harleen, ano ang mas nakakatakot? Godzilla or King Kong? Huh? Wow! Godzilla or din. King Kong? Oo, oh, di ba? Godzilla na may sampalo? Go na may ilaw. Godzilla or King Kong? Oh, hindi naiintindihan ni Miss A. Ah, Godzilla or King Kong? Oh, yeah. No, mas nakakatakot para sa iyo. Huwag mong sasabihin ako. Nakakatakot maputulan ng Wi-Fi. Godzilla na may isang palok. At siya pa ba si Miss Harleen? Left the group. Umalis tuloy si ate. Nag-electrician ng Godzilla na may isang palo. Ay, si King Kong daw. Si King Kong. King Kong. Kasi kaharap pa doon na ng Martin. Dito ako eh. Sagot ko. Godzilla, Godzilla na taga Sampalo o King Kong na taga Recto? O si ano naman? Naman. Let's chance. Ang tanong ko naman. AJ. Miss Harleen, since naman eh naranasan niyo na ang pagiging sikat na artista at ngayon syempre ngayon nasa bahay kayo kasama ng inyong mga pamilya, ano po ba ang mas pipiliin niyo? Yung fabulous life ninyo noon or yung simple life ninyo ngayon? Ang taray. Tony Gonzaga, mukhang wala kang kausap. Uy, ano ba? Simple life na ni Lauren. Uy, hindi. Alam mo bakit? Kahit naman hindi kausap natin si Miss Harleen, nakatutok naman siya dahil patuloy pa rin ang pagko-comment na dito sa atin. Oh. At ang sagot niya ay oo. Oo. Yung ngayon daw. Ngayon. Ang sagot niya. Yan ang sagot niya. Ngayon daw, yung ngayon. Oo, yung ngayon. Ang sabi ni Ate Harleen, yung ngayon daw ang gusto niya. Yung ang gusto niya. Nabasa pa ito. Na? Sabi ni Miss Harleen, ang gusto daw niya yung ngayon na may Laurel. Ikaw naman, Lechaz. Ayos ka. Adyan ka ba si Lechaz? Yes! Ayun. Kinuha na ni King Kong. So, Lechaz, ano bang tanong mo kay Ate Harleen? Wala na naitanong ko na kay Ate yung gusto kong itanong, pero gusto ko lang siyang pasalamatan. Talagang nag-enjoy tayong lahat. Correct. Yan sa kanya. So muli palakpakan natin Ate Harleen. Thank you so much, Ate, Miss Harleen. Sa pagpapaunlak mo sa aking imbitasyon. I love you talaga, Ate. I owe you one. Thank you so much. Eto okay. Na. Magpasalamat din tayo dun sa ating highest bidder. Talagang congratulations sa iyo. Yung mga admin po ng Recovery Channel will get in touch with you para po magkaalam-alam kung paano po ang magiging palitan nung inyong bid at nung item na inyong napanalunan. Uy, pwede naman kasi since kaibigan naman ni Miss Harleen si Frederico Moreno, pwede naman na ibigay. Hindi, ibibigay kami sa Harleen. Tapos ibibigay yung ano, di ba, item. Para guys, at least sabay-sabay natin palakpakan si Ate Harleen para naman magpasalamat tayo. Go! Thank you, Miss Harleen. Okay. So this time, Maria, bakit hindi mo na ipakilala ang aking susunod? Ayan, Ate. Wala na daw, Te. I love you so much, Ate. Hindi, pero syempre, sobra kasi yan, Ate. Ingat tayong lahat. Thank you, Ate Harleen. Salamat, Miss Harleen. I love you. And hope nag-enjoy ka sana, Ate. Thank you. Super. Thank you, Miss Harleen. Love you. Pangit lang love na internet. Love you. God bless you. Bye-bye. Thank you very much. Bye-bye. See you soon. Love you. Ganda, no? Correct. Bye-bye. Thank you very much.
Okay, at lagi po namin sinasabi, lagi po namin sinasabi na ang pananatili po ninyo sa inyong tahanan ang pinakamalaking kontribusyon na magagawa ninyo sa lipunan. Muli, maraming maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po tayo ulit bukas isang napakasayang episode dito lang sa nanag-isang Zero Comedy Channel! Bye!